Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kagalakan at pribilehyo na muli ay makapagbahagi ako sa inyo ng mensahe sa ating online worship. Ang teksto natin ay matatagpuan sa John 17:6-19. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang itinadalangin ko, kundi ang lahat ng ipinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at lahat ng sa iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Gayon din naman, sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang salita. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na bagamat kami ay magkakahiwalay sa pagsamba ngayon, ang aming mga puso naman ay inyong pinag-isa. Magpakahayag po kayo sa bawat isa sa amin na ngayon ay nakikiisa sa pagsamba sa aming sariling mga tahanan. Ang banal na Espiritu ang manguna sa amin at ang aming pagsamba ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang sermon topic natin sa umagang ito ay Joy in Consecration. Ang key verse ay matatagpuan sa John 17:17. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang kagalakan ay isang pangkaraniwang tema sa mga aral ni Kristo. Bagamat sa mga films about Jesus ay seryos lagi ang portrayal sa kanya,
bihirang umiti o tumawa. Naniniwala kong siya ay masayahin at puno ng kagalakan ang kanyang puso. At ito ang nais niya sa atin, maging masaya tayo. Diba ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "Rejoice and be exceedingly glad." Pero, paano ba tayo magkakaroon at makakaranas ng kagalakan? Ang susi sa hindi masukat na kagalakan ay ang manirahan sa malapit na pakikipag-ugnayan kay Kristo, ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Kapag ginawa natin ito, mararanasan natin ang tiyak na pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Makikita at makakamta natin ang tagumpay natin ng Diyos maging sa mga sitwasyon na iniisip natin wala na tayong pag-asa at inaakala nating tiyak ang pagkatalo. Ang chapter 17 ng Juan ay ang panalangin ng Panginoong Jesus sa hardin ng Getsemani. Itinalangin Jesus sa Ama na italaga tayo sa pamamagitan ng katotohanan, gaya na nakasaad sa ating tema, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." Ano ba ang pagkaunawa natin sa salitang sanctify? Ang meaning ng sanctify ay itinalaga, pinapagimbanal, inaring banal o inaaring banal, nagiging banal. Kung kaya ang isang tagasunod ni Kristo ay dapat maging banal. Ang ibig sabihin ng banal ay inihiwalay para sa sagrado o banal na gawain. Siya ay nalinis at pinapaging banal. At dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay lumalago sa kabanalan upang maging tunay na taong nilikha ayon sa kanyang wangis. Ang isang mananampalataya ay lalago sa kabanalan sa pamamagitan ng una, paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 8, "Itunuro ko na sa kanila ang mga aral na binigay mo sa akin at tinanggap naman nila." Napag-aralan natin sa Bible kung paano nabago at naging mabunga ang buhay ng mga alagad mula nang pakinggan nila ang mga aral ng Panginoong Jesus. Kaya napakamahalaga ang paniwalaan ang lahat ng nilalaman ng Bible, pagbulayan ito at pagsumikapan na i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang lahat ng mga katuroang nakasaad dito. Ang sabi sa Hebreo 4:12, "Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at puto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao." Subalit, ano ang mangyayari kung babaliwalain natin ang salita ng Diyos? Ang kabaligtaran sa sinasabi sa mga awit 1, ang magaganap sa atin kung hindi natin pahalagahan at ipamumuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa awit 1:1, "Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama." Ang taong hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nakikinig sa payo ng masama, sumusunod sa masamang halimbawa nila, at nakikisama sa mga maling gawain ng mga nanunuya. Ang sabi sa verse 2, "Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, pinubulay-bulay niya ito sa araw at gabi."
Kabaligtaran naman ito ang ginagawa ng taong binabaliwala ang salita ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa kautusan ng Panginoon. Hindi niya ito pinagbubulayan araw at gabi. Sa verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ang taong bumabaliwala sa salita ng Diyos ay parang punong nalalanta dahil hindi nadidiliga ng salita ng Diyos. Hindi siya namumunga, stagnant, hindi umuunlad, talunan, nananatiling sanggol sa pananampalataya. Sa verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. So, ang taong ito ay tulad ng ipa na itinataboy ng hangin. Walang paninindigan, walang say, nagpapatianod na lang at hindi na nag-iisip kung ano ang tama. Sa verse 5, sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa hindi niya pagpapahalaga sa salita ng Diyos, siya ay ihiwalay sa mga banal upang hatulan. Sa verse 6, ang taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Sa kahuli-hulihan, kapahamakan ang hahantungan niya. Siya ay mamamatay. Sa John 17:14, sinasabi, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Kinamumuhian ng mundo ang mga Kristiyano dahil ang mga Christian values ay naiiba sa pinahahalagahan ng mundo. Sapagkat ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi nakikiayon sa mundo sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga ginagawa nilang kasalanan. Bagkos, sila ay nabubuhay upang ilantad ang mga imoralidad ng mundo. Sinusundan ng mundo ang agenda ni Satanas. At si Satanas ang pinaniniwala ang kaaway ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Ang pang-araw-araw na aplikasyon ng salita ng Diyos ay may malalim na bunga o epekto sa ating puso at isipan. Una, itinuturo ng banal na kasulatan ang kasalanan. Pangalawa, inuudyokan tayo na aminin o ipahayag ito sa Diyos. Binabago ang ating kaugnayan kay Kristo at kinagabayan tayo pabalik sa tamang landas. Ang pangalawang paraan ang isang mananampalataya ay lalago sa kabanalan ay kung tinanggap na niya ang kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Kristo. Ang sabi sa Hebreo 7:26-27, sa makatuwid, si Jesus kung ganoon ang pinakapunong paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una'y para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Hindi hiniling ni Jesus sa Diyos na alisin ang mga mananampalataya sa mundo, ngunit sa halip ay gamitin sila sa mundo. Dahil isinugo tayo ni Jesus sa mundo,
Hindi natin dapat iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga hindi Kristiyano. Tinawag tayo upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. At dapat nating gawin ang misyong ipinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi natin maisasagawa ito kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa kanila na para bang lagi tayong naka-quarantine. Ikaw at ako ay nakakaranas ngayon ng isa sa pinakamatinding pandemya sa kasaysayan ng tao. At ang problemang ito ay mukhang tumitindi sa bawat araw. But for such a time as this, may dahilan kung bakit buhay pa rin tayo. Kahit limitado ang ilang mga bagay na dapat sana ay ginagawa natin. I believe that we are the ones God plans to bless and use. Upang magamit tayo ng Diyos, we need to be consecrated to Him. Kailangang layuan natin at ihiwalay ang ating sarili sa kasalanan at maging malalim ang relasyon sa Kanya. Paano natin ito magagawa? Sa pamamagitan ng paglaan ng oras sa pakipagniig sa Kanya. Ang nakatalagang buhay ay isang kusang loob na pagtatalaga ng iyong sarili sa pagsamba, pananalangin, at paglilingkod sa Diyos. Alam ng Diyos na mangyayari ang pandemya at kung ano ang ibubunga nito sa mundo. But He has a plan. His plan includes you. Kasama ka sa Kanyang plano. At ang bawat isa sa atin na handang italaga ang Kanyang buhay sa Diyos. There is a blessing when you choose a consecrated life. You can't hide it. Makikita ito sa mga tao sa paligid mo. At marami sa kanila ang maaakit dito. The more you consecrate yourself to Him and His will, the more na magiging close ang relasyon mo sa Panginoon at nagiging pagpapala ka sa iba. Ang pagsunod sa Kanyang tinig sa bawat aspeto ng iyong buhay ay magiging isang kagalakan sa iyo at ito ay magkakaroon ng magandang impact sa buhay ng iba. Consecration equals revival. It means a personal dedication to Jesus. Isang pagtatalagang ikaw ang pumili at nagpasya. Iyong ipinamuhay sa pamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya para dito. Kung dati hindi mo masambit sa iyong prayer ang Your will be done, ngayon ay malakas na ang iyong loob with confidence and assurance na nasasambit mo na ito. There will be grace to handle every situation. Huwag kang mag-alala kung sa palagay mo ay hindi mo pa naitalaga ang iyong buhay, buong buhay sa Diyos. Maniwala lamang at alamin na ang Diyos ay nandyan, kasama ang Kanyang biyaya kapag kailangan mo ito. Believe it! You are safe! And there is joy in consecrating your whole life to Him. He promises you in Jeremiah 29:13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Let us pray. Panginoon, salamat po na bagamat kami ay hindi karapat-dapat sa mabuting bagay na ibinigay mo sa amin. Ngunit sa biyaya ni Jesus, natanggap namin ang mga bagay na ito. Dakilang Diyos, lumalapit kami sa inyo para sa inyong walang sawang pagpapatawad sa amin. Salamat po na kami ay inyong inaring ganap. Ginagawa kaming banal sa pangalan ni Jesus. Habang nagpapatuloy kami sa paglilingkod,
ang inyong banal na presensya ang makita sa amin at maging pagpapala sa lahat ng aming makakasalamuha. Nawa sa aming buhay, kayo ay aming maparangalan magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.